Hi mga kapangit, welcome back to my YouTube channel. This is Joe Padam Pangit. So mga kapangit, for to this video, for to this vlog mga kapangit, may mga katanungan or may mga question na itatanong sa akin or ibabato sa akin mga kapangit na hindi ko nasasagot, at ngayon mga kapangit ko, sasagutin natin mga kapangit yun. And siyempre mga kapangit, walang iba, yung magtatanong ng question sa atin mga kapatid, yung may magandang bahay ng asawa ni Daddy Carl's mga kapatid. And syempre thank you so much sa dalawang mag-asawa, and sobrang nagte-thank you ako sa kanila dahil support sila sa vlog, sa content na ginagawa ko dito sa ano, sa bahay nila mismo, sa bahay nila. And syempre, di ba, sobrang thank you dahil nga welcome tayo dito sa kanilang tahanan. Alright, and syempre mga kapatid, oh my god, kinakabahan ako sa mga katanungan na ibato sa akin or itanong sa akin. Kasi kinakabahan ako mga kapangit, walang. And I think to myself, what a wonderful world. Yung mga itatanong natin, yung mga itatanong sa akin mga kapangit ko, at sana masagot natin ng maayos and ma-deliver natin ng maayos para sa inyo, sa mga hinakakaalam, sa mga viewers ko. Gusto ko ring malaman niyo na kung ano ba talaga yung mga dapat nilang itanong or yung mga katanungan nila sa akin. So mga kapangit ko, kayo, nainip ba kayo sa mga question na ibabato sa atin or itatanong sa atin ng asawa ni Carl's? Alright. Siyempre mga kapangit, kung kayo excited na, kinakabahan ako. Siyempre mga kapangit, question number one. And siyempre, bagutin sasagutin yung tanong ng asawa ng aking kaibigan, takoyaki, mga kapangit, para habang tinatanong tayo, baka may itapon natin itong pagkain ah. Mga kapangit, kasama ko sana si Carl's ngayon, kaso nga lang, medyo hindi maganda yung pakiramdam niya, nilalagnat siya kagabi. Hindi siya makasama ngayon sa vlog natin for this video, dapat dalawa sana kami ngayon, pero hindi siya makakasama. Ito na, bubuksan na natin habang... So yun mga kapangit, mayroon tayong takoyaki habang tinatanong tayo mga kapangit. Maglafang tayo ng takoyaki. And syempre, wala tayong kasama ngayon for this video. Solo vlog natin. Let's go! Unang katanungan. This is number one question. Ang hirap ng boses mo, B. Naslaksaksa mo. Ito yung una nating katanungan. Joe Padam, ready ka na ba? Yes! Go. Wala ba, magkain mo na ako. Kinakabahan ako sige, eh. Sige. Kinakabahan ako sa mga katanungan mo sa akin. Bongga. So kung ready ka na. Hindi masarap. Ito na yung unang tanong mo for the day. Number one. Question number one, Joe Padam. Kailan mo naramdaman na ikaw ay pusong lalaki o lesbian? Nung elementary ako mga kapangit, grade 3, naramdaman ko na ito talaga ako, na talagang lesbian ako or tomboy ako. Kasi mula nung mga kapangit, nung elementary ako, hindi ako sumusuot ng mga pambabae, and Hindi rin ako nagkakagusto sa lalaki, babae talaga gusto ko. Pero hindi ko alam kung bakit ganun yung naramdaman. Siyempre, di ba, elementary ka pa lang. Kumbaga sa ganung edad mo pa lang maramdaman mo talaga kung ano yung magiging gender mo. Next question tayo. So, this is question number 2. So, nung nag-out ka bilang lesbian, tinanggap ka ba agad-agad ng family mo? Hindi. Bakit? Sobrang mga kapangit. Hindi ako tinanggap, sobrang... Ang daming against sa akin. Halos lahat sila, mga auntie ko, basta lahat. Ayaw nila na
natomboy ako kasi nga daw na wala daw akong mararating or hindi daw ako magkakaanak, na walang, basta mga ganong mga sinasabi nila sa akin na sa pagtanda ko daw na walang mag-aalaga. Mga kapatid, hindi naman basihan yung pagiging tomboy natin. Hindi naman basihan yung pagiging tomboy natin para magiging sagabal sa pangarap natin. Yan, galing naman. Number 3. Anong mga discrimination or panlalait, for short, pambubuli, na natanggap mo o naranasan mo nung ikaw ay nag-out bilang lesbian? Let's say, sa labas, sa school, sa mga friends mo, sa family mo, pwede rin naman yon. Go. Madami. Madami mga kapangit. Sa pangbubuli siguro, isa-isahin ko pa, ma. Katulad ng ano? Yung pagbubuli na feeling lalaki ka, babae ka naman. So anong nararamdaman mo kapag binubuli ka nila? Ano, siyempre mga kapangit, sobrang masakit. Siyempre, di ba, kasi nga sa mga kasarian natin sa ngayon, lalo na ngayon, ang daming ngayong 2024, sobrang ang daming mga LGBT na bisex, tomboy, bakla, basta ang daming mga kapangit na iba-ibang lumalabas ngayon, mga kapangit. And siyempre mga kapangit lahat, hindi lang naman ako siguro na nakakaranas ng ganun, baka halos lahat din siguro ng LGBT is nakaranas din ng ganun sa akin. So paano mo tinanggap yung pambubuli nila sa'yo? Eh, yun yung ano, kumbaga doon sila masaya eh. Doon, yun yung choice nila na pambubuli sa akin. Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin sila, "Oy, anong pakialam mo na ganito?" O kumbaga, tanggapin na lang natin mga kapangit ko ano yung mga pambubuli yung ginagawa nila, basta at wala kang ginagawang masama and wala kang tinatapakan na tao. Alright, okay. Ito naman, next, yung susunod na tanong. Nakatanggap ka ba ng galit na something physical sa family mo nung nalaman nila na ikaw ay lesbian? Na umamin ako? Oo, hindi. Kahit na nung nararamdaman na nila, nung nakikita na nila na habang lumalaki ka, pusong lalaki ka na. So, paano nila tinanggap yon? Nagalit ba sila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Nakatanggap ka ba ng pananakit? Ano? Galit, ganun. Si... Pero yung mga kapatid kong lalaki and si yung panganay namin, tapos yung papa ko, hindi nila ako tanggap na ganito talaga ako. So, paano mo pinaliwanag na ganyan ka talaga? Na lesbian ka talaga? Nakatikim ako, sabihin, ito, siyempre, tinatanong sa akin natin siya, nagubulo tayo. Sasagutin ko mga kapangit ko. And siyempre mga kapangit, siguro sa pananakit, hindi ko na, oo, nakatikim ako ng siguro sabihin na natin sa pagtawag nito. Pagka-disiplina sa akin na magbago ka, dapat ganito ka, dapat magtuwid ka kasi mali yung ginagawa mo dahil tomboy ka, ganon. Ang sinabi ko lang mga kapangit sa pamilya ko, kahit anong gawin nyo sa akin, ganito na ako, hindi ko na kayang baguhin yung sarili ko and masaya ako sa kung anong meron sa akin and sa anong tawag niyan, masaya ako sa buhay ko, kung anong tinataha ko dito sa mundo na ginagalawan natin. So masaya ka ba na ikaw ay lesbian, free ka na ngayon? Oo. Kumbaga tanggap ka na nila, tinanggap ka na ng family mo. Pero anong mga kapangit sa pagtanggap nila sa akin, hindi naman agad-agad. Sobrang tagal din yung proseso na bago nila ako natanggap, na nakatikim talaga ako ng as in, alam nyo na yon. As in, yung disiplina talaga na para lang magtino ka. Pero hindi, ganito na ako eh. Talaga hindi ko na tagang baguhin yung sarili ko. And mga kapangit ko, gusto ko lang malaman nyo na never ako nagkagusto sa lalaki. Babae talaga gusto ko. So never ka talagang nagka-boyfriend? Wala. Kahit minsan never ako nagka-boyfriend, never ako nagkagusto sa lalaki. Pero may mga nanligaw ba sa'yo ng mga lalaki? Meron, pero ganoon nga, di ba? Ilalaki ka nga. Talagang parang gusto kong talagang patunayan sa sarili ko na lalaki ako. Hanggang ngayon makapangit, ito ako, di ba? So if ever lang na magkaroon ng pagkakataon, or maybe someday may manligaw sa'yo, magkakaroon ba siya, manligaw na lalaki? Ng chance. Bibigyan mo ba siya ng chance or magkakaroon kaya siya ng chance sa'yo? Kasi kahit naman, di ba, alam naman natin na babae ka pa rin, pero yun na nga, puso ng lalaki ka.
Yun kasi yung gusto ng... Ayun nga, gayto na, mga kapangit, gayto na talaga ako. Tomboy talaga ako. At, so in short, hindi ka papatol sa lalaki? Hindi ako papatol sa lalaki talaga. Okay. So ito na. So yun na nga, tanggap ka na ng family mo. Na yun, lesbian ka, ganyan-ganyan. Tsaka malimit naman sa kaalaman ng mga viewers mo, Jo Padam, ay tumira ka kila ate mo ng matagal, di ba, sa Isabela. Mm. Bago ka lang umuwi dito sa Palawan. Tsaka para sa kaalaman ng mga ano mo, ng mga viewers mo, from Palawan ka talaga. Napadpad ka lang sa Isabela. Kasi yung ate mo ay may business sa Isabela. So dun ka tumira, dun ka rin nagtrabaho kasi may business si ate mo at doon ka rin nakaipon. Ngayon, anong pakiramdam mo na, yun na nga, nandito ka na ngayon sa Palawan, kung saan ka pinanganak? Sabi ganun eh. Kung saan, dito talaga yung place mo. Anong pakiramdam mo na may sarili ka ng tahanan? Kasi syempre matagal kang nakitira, di ba, kila ate mo. Kasi nga nagtrabaho ka doon. So anong pakiramdam ng ano, may sarili ka ng tahanan? Grabe mga kapangit, ang haba ng tanong. Yes. ang haba ng tanong ni Miss Sujakal. Yes naman. Oh, nawala na ako. Masaya ka ba? May sarili ka ng bahay? Yun. Mga kapangit, sa pagiging, ano tawag niyan, kumbaga, hindi ako umasa sa magulang ko, sa mga kapatid ko, and kung ano mang meron na naipundar ko ngayon na sariling sikap ko yon, and sobrang masaya ako ngayon sa buhay ko na tinataha ko kasi nga kahit na ganun lang yung trabaho ko sa ate ko, nakapagpundar ako ng bahay, nakapagpundar ako ng hublot, and siyempre thank you so much sa ate ko kasi siyempre naman mga kapangit, kung hindi rin dahil sa tulong nila, wala rin ako, di ba? Siyempre at least kahit papanood nagtatrabaho ko sa kanila, kumbaga tawag doon. Ang tumulong sa iyo paano mag-ipon kasi magaling si ate mo. Siya yung ate ko na number one na ayaw sa akin na yung pagiging ganito ko. And pero siya rin yung number one na tumulong sa akin na kung paano mag-ipon, paano magtipid. Lahat-lahat sinasabi niya sa akin na huwag kang bumili ng ganyang mamahaling damit kasi mag-invest ka, ganito yung gawin mo kasi wala kang kinakasama and wala kang jowa. Sabi sa akin, kailangan mo mag-ipon and magkaroon ka ng sariling business mo. And siyempre yung mga kapangit, thank you so much sa ate ko, sa Isabela. Kundi nandahil po sa kanya, nakapagpundar po ako ng kung anong meron sa akin ngayon. And mga kapangit, hindi naman talaga as in talagang pundar na masaya lang ako dahil nga sa ganong trabaho ko nga sa kanila. Nakapagpatayo ako ng bahay ko and yun, siyempre, hindi pa tapos talaga and kailangan nating sumikap pa sa pagbablog. Kailangan nating magdubli kayod para mapatapos natin yung bahay natin. And mga kapangit, yun lang yung gusto kong sabihin sa mga viewers ko na hindi nila alam kung saan ba talaga ako nag-stay ng pinakamatagal talaga. Sa Isabela po ako nag-stay ng pinakamatagal kaya nakapagpundar po ako dito sa Palawan. So yun, next question tayo. Ito na yung pinakahuling question, pinakalast. Ito na yung palaging tinatanong. Ay, hindi naman palaging tinatanong kasi alam naman na nila to. So si Jo Padam ba ay nagka-girlfriend na before? Oo. Sobra. At hindi ko tinatanggi mga kapangit, sobrang sa mga naging past na dumaan sa akin. Siguro lahat naman sila, wala akong masabi sa pag-ugali nila kasi lahat sila naging good sa akin kahit na naging past ko na lang sila, kahit na dumaan sila sa buhay ko. Kasi mga kapatid, sa buhay naman talaga natin hindi mo naman kasi malalaman kung sino yung mag-stay, kung sino yung aalis, di ba? Hindi natin masasabi yun. And ito lang gusto kong sabihin ko sa lahat-lahat po nang dumaan sa akin, thank you so much po and nagkaroon na ako ng aral talaga na sa mga taong dumaan sa akin, sa mga good, sa mga lahat ng pinakitang kabutihan sa akin na hindi ako niloko, hindi ako ginago. Thank you so much po sa kanila. And siyempre, next question tayo. Ito na. So yun na nga, nagka-girlfriend ka. Ngayon, may girlfriend ba si Jo Padam? Kasi laging yun yung tinatanong eh. Yun yung laging tinatanong nila sa'yo. So mga kapangit, ang question sa akin ni Miss Chujakal, kung may girlfriend daw ako ngayon. Mga kapangit,
alam nyo naman, di ba mga kapangit, hindi ko alam kung 2 months na ba or 3 months na ba, nagka-girlfriend ako, alam nyo yan, nasa Japan siya. Nagka-jowa ako siguro more than 7 months kami, pero hindi kami naging comfortable na, hindi kami naging match, parang ganun ba? Hindi kami nagiging comfortable ng ex ko ngayon na nasa Japan siya. And mga kapangit, kahit na dumaan lang sa buhay ko, sobrang nagte-thank you ako sa kanya kahit papaano is may nakilala ako na katulad niya na minahal ako ng sobra-sobra. So yun nga lang, yung pagmamahal niya nang binibigay sa akin ng sobra-sobra. Parang gusto ko sabihin na parang ang hirap palitan o suklian kasi grabe yung pagmamahal na binigay niya sa akin, napakasulit talaga, sobrang nasasakal ako. Yun lang yung mga part kasi gusto ko lang naman talaga ng hindi porket kasi partner mo yung tao, pwede mo siyang sakalin, pwede mo siyang higpitan, pwede dapat ganito yung gawin mo, dapat ganun. Hindi ganun kasi lahat naman tayo kailangan natin ng freedom. And basta't mga kapatid, sa lahat-lahat ang dumaan sa akin, thank you so much na dumaan kayo kasi lahat naman mga kapatid ang dumaan sa akin, good silang lahat, walang bad. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. And mga kapangit ngayon siguro may gusto akong babae pero hindi pa siya ready na ipaglaban ako sa magulang niya, hindi pa siya ready na tumayo sa sariling paa niya na yung parang kaya niya akong ipaglaban sa lahat ng mga taong pwedeng manlait or umapak, ganun kasi medyo yung family niya, yung ate niya is may kaya talaga, kaya parang medyo na-down ako doon, pero sabi ko okay lang yun, sabi ko kung hindi mo pa kaya, sana kaya ko pang magantay kasi sobrang tagal na rin talaga. And ngayon mga kapangit, single ako, wala akong sabit and wala akong dinojowa. next question, ano ba kasi yung hinahanap ng isang job padam sa isang babae? Grabe. So mga kapangit, ano ba ang hinahanap ni job padam sa isang babae? Katangian, ano ba yung hinahanap mo? Mga pangit, hindi ako, sabi nila, kasi may nagko-comment sa akin doon na baka daw pagdating sa chicks is pihikan ako or maarte ako. Mga pangit, hindi ako pihikan pagdating sa babae. Yung gusto ko lang yung, hindi ako naghahanap ng maganda, mayaman, sexy, mabango. Hindi ako naghahanap ng ganun mga kapangit. Yung gusto ko lang yung makasama ko panghabang buhay, makasama ko mga kapangit hanggang sa pagtanda ko and kaya akong samahan sa hirap ng buhay and kaya akong samahan hanggang sa pagtanda naming dalawa. Yun yung gusto ko, yung kaya niya akong samahan hanggang sa pagtanda naming dalawa, yung kaya akong samahan sa lahat ng mga bagay-bagay na sa hirap at ginhawa. Yun, sa kaya hirap kang at ginhawa. Tapos ito na nga, may question din sa'yo, Jopada. May nagko-question din. Ang sabi, babaero nga ba si Jopada? Ayoko sumagot. Ha? Yes or no lang naman? No. Ganon, sige. Kasama ayaw niyang sagutin, mga kapangit. Kasama ba yun? O, kasama yun sa question. Kasi merong nag-comment dun, di ba? Kasi sabi nila babaero ka daw. Totoo nga ba yun? Hindi mga kapangit, grabe. Mga kapangit, kung babaero tayo, di sana ngayon may partner na tayo mga kapangit, pero hindi, di ba? Dahil talagang, kasi mga kapangit, gusto ko talagang if ever man na mag-girlfriend ako ngayong 2024 or 2025, 2026 mga kapangit, gusto ko yung sigurado na ako and siya na yung makakasama ko pang habang buhay. Pangit naman kasi mga kapangit kapag makilala mo siya kasi parang na-attract ka, gusto ko siya, gusto niya ako, yung ganun lang, gusto ko yung pang matagalan, ayaw ko ng panandalian lang yung pang matagalan. So siguro naman na-satisfied mo na yung mga yes, mga viewers mo, satisfied mo na sa mga sagot mo. And siyempre mga kapangit, kaya ko to ginawa tong content na to mga kapangit para sa mga viewers ko na hindi nakakaalam about sa buhay ko, kung bakit nandito ako sa Palawan, dati sa Cebela. Kung mga kapangit, comment down below mga kapangit kung ano yung gusto nyo pang katanungan sa akin, sasagutin natin dyan. And siyempre mga kapangit, so dito na mag-e-end yung vlog natin mga kapangit, yung video natin. And siyempre, thank you so much kay Carl, thank you so much kay Rio sa asawa niya, na siya yung nag-
on the spot na ano na tinanong sa akin, and thank you so much sa mag-asawa dahil nga ilang days na tayo or hindi ang alam ko days ilang days na akong nagbo-vlog dito sa kanila kasi nga and siyempre busy rin talaga ang timburik at mga kapangit ko, sana intindihan na lang mga kapangit. And I miss you so much sa timburik at lalong-lalo kay Jim, sobrang na-miss ko yung bardagulan na kasama si Jim sa vlog. And siyempre yung mga kapangit, shout out po sa mga lahat ng sumusuporta sa akin sa pagbo-vlog, hindi ko na po kayo maisa-isa. And sa sponsor, kay Ate Mitz, thank you so much kay Ate Mitz, kay Ate Jeanette, kay Ate Gina, kay Ate MC. And sa mga solid supporters natin, kay Charmaine, shout out sa iyo, B. And kay Jack Sparrow, kay Daniel Olidan, kay Nix Persephone. And siyempre mga kapangit, sa mga hindi ko na shout out po sa inyong lahat, sa mga kapangit ko, sa mga kapamilya ko, sa mga kamag-anak ko sa channel ko na naka-subscribe sa akin, sa mga bagong pasok na subscriber ko mga kapangit. Sana mga kapangit, tulungan niyo akong suportahan yung aking channel na mahit natin yung 10,000 subscriber mga kapangit. Sobrang salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin and sa Team Purikat mga kapit, and lagi kong inuulit-ulit sa inyo na hindi po ako magpapasawa every vlog ko na nagte-thank you po ako sa inyo lahat. Thank you so much po sa lahat-lahat ng walang sawang pagsuporta sa akin. And so yun mga kapangit, see you next vlog mga kapangit. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Bye-bye mga kapangit, see you next vlog. I love you so much.